Noong unang panahon, sa isang maliit at tahimik na baryo, may naninirahang isang batang babae na nagngangalang Klang at ang kanyang kaibigang pusa na si Rance. Hindi ordinaryong pusa si Rance dahil siya ay may berdeng balahibo at malalim na mga mata na tila ba kayang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Si Rance ay natagpuan ni Klang sa isang parke noong siya ay 3 taong gulang pa lamang, at mula noon, naging matalik na magkaibigan na sila. Isang gabi, habang natutulog si Klang, nagising siya sa pakiramdam na may malamig na presensya sa kanyang silid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at sa kanyang gulat, nakita niya ang isang multo na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang multo ay may mahabang buhok at maputlang mukha, at tila ba nais siyang kunin. Bawat gabi, bumabalik ang multo at patuloy na ginugulo si Klang. Ngunit, tuwing gabi rin, si Rance ay naroon upang bantayan si Klang. Sa tuwing lalapit ang multo, maglalabas ng kakaibang liwanag ang berdeng balahibo ni Rance na tila nagpapalayas sa multo. Lumalapit si Rance kay Klang at nilalagay ang kanyang katawan sa pagitan ng multo at ng kanyang matalik na kaibigan. Sa tuwing ginagawa ito ni Rance, unti-unting nawawala ang multo. Isang gabi, bago matulog, kinausap ni Klang si Rance. "Rance, bakit kaya ako ginugulo ng multo na iyon?" tanong ni Klang habang hawak-hawak ang berdeng pusa. Si Rance ay tumingin kay Klang at tila ba mayroong gustong iparating. Maya-maya, nakita ni Klang ang mga mata ni Rance na nagliliwanag at biglang nagkaroon ng imahe sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang batang babae na nakulong sa isang lumang bahay, naghahanap ng tulong. Napagtanto ni Klang na ang multo pala ay isa ring batang nawawala at naliligaw. Kinaumagahan, nagsama sina Klang at Rance sa kanilang misyon na hanapin ang bahay na nasa isip ni Klang. Matapos ang ilang araw ng paghahanap, natagpuan nila ang isang lumang bahay sa gilid ng baryo. Pumasok sila at nakita nila ang kaluluwa ng batang babae, nakaupo sa isang sulok, umiiyak. Si Klang, na may pusong mapagmahal, ay nilapitan ang kaluluwa at nagsabi, "Hindi ka na kailangan matakot. Narito kami upang tulungan ka." Sa tulong ni Rance, nahanap nila ang mga labi ng batang babae sa ilalim ng bahay at nabigyan nila ito ng maayos na libing. Nangyari ang isang mahimalang liwanag at ang kaluluwa ng batang babae ay nagpasalamat kay Klang at Rance bago ito tuluyang naglaho. Simula noon, hindi na muling ginulo ng anumang multo si Klang. Nabuhay ng mapayapa sina Klang at Rance. Patuloy silang naging magkaibigan at nagbahagi ng maraming masayang alaala. At tuwing gabi, natutulog si Klang na may ngiti sa kanyang labi, alam niyang lagi siyang ligtas sa piling ng kanyang cute na berdeng pusa na si Rance, na laging nariyan upang protektahan siya. At dito na nagwawakas ang kwento ni Klang at ang kanyang matalik na alagang berdeng pusa na si Rance, hanggang sa susunod na naman na kwento mga idol, maraming salamat sa walang sawang panunood.